So, we are now heading home. Kasi hanggang 5 o'clock lang po sila. So, Black Dragon is waiting there. Hi everyone! It's me again, Piper, Woo! Ang nag-iisang Queen of the Nights. And welcome to our episode number 34. For today's episode, sasamahan niyo akong bisitahin ang isa sa mga dinadayo ng mga taga Davao City in order for them to unwind even for a short period of time lang. Meron kasing coffee shop dito sa Davao City na located sa Toril District. Wherein kakaiba itong coffee shop na to. Kasi makikita natin dito yung ambiance of the environment. Makikita natin ulit si Mother Nature. We are going to connect again with the environment, no? And with Mother Nature. So medyo may kalayuan siya sa downtown area ng Davao City. At malabang hindi talaga siya located sa downtown kasi nga overlooking ang nature. Overlooking yung other parts of Davao City. Siyempre ako din medyo naintriga ako at gusto ko rin bisitahin itong place na to. Kaya samahan niyo ako ngayong episode na to para bisitahin ang Kilometer 7 Cafe located sa Toril District of Davao City. Kaya, what are you waiting for? I'm so excited and I just can't hide it. I'm so excited and I just can't hide it. So, arat na! Guys, if you are familiar with the road heading to Eden, no? Sikat naman yung Eden dito sa Davao region. So kung alam niyo yung daan papuntang Eden, same way lang din siya papuntang Kilometer 7. Hindi ko pa alam talaga yung exact location ng Kilometer 7. Alam nyo, I still remember yung tulay na nandito ngayon. Eto, nasa tulay na tayo, no? Under construction ito siya dati. Tapos dito talaga kami bababa sa ilog. What? I remember that experience. Talagang first time kong bumaba. Tapos tumawid ng ilog. Tapos aakyat naman ulit. Buti ngayon, ayos na yung ano. Ayos na yung kalsada. Ay, yung tulay, I mean. So, umaakyat na tayo ngayon ng bundok. Actually, overlooking na yung ibang-ibang parts of Davao City. Maganda dito mag-drive. Dito sa, ano, sa road papuntang Eden. Siyempre, kasi less lang yung vehicle. Tapos, kapag pababa na, hindi mo na kailangan accelerate ng accelerate kasi kusang magkakaroon ng speed yung sasakyan. Na-touch ka because nakita ko na yung Kilometer 7. Actually, nandito na siya. And hindi naman pala siya like in front of Lolens. Kasi parang medyo malayo pa yung Lolens Mountain Resort. Buti na lang, medyo napansin ko na maraming nakapark na mga sasakyan. So medyo maraming nakapark na mga sasakyan. Kaya sabi ko baka eto na yung coffee shop na hinahanap ko dito sa Toril District. At ayun nga oh, so, nag-park ako dito just in front of the entrance of Kilometer 7. Social distancing lang. And of course, I'm going to wear my face shield at saka yung aking face mask. So, let's try kung papapasukin tayo. I'm so excited and I just can't hide it. So, andito na po tayo ngayon sa may Kilometer 7 sa Toril District. So, napakaganda po ng kanilang entrance, no? So, meron po talaga siyang hallway made of bamboo or kawayan. So, bago ka makapunta talaga sa main cafe, so, dadaan ka po dito sa tulay. At actually, meron din po silang mga seats na available dito sa labas, no? Kung sakaling puno na doon sa loob.
And the moment na papasok na tayo dito sa loob, makikita na kagad talaga natin yung ambiance of native decorations. So ito yung kanilang main entrance. Of course, meron tayong sanitation area at ito yung kanilang reception. Meron silang backdrop. Medyo maraming tao ngayon dito sa Kilometer 7. Mabuti na lang, people are following protocols, especially with proper physical or social distancing. So ayan, nakikita na natin yung view ng nature. So napakaganda talaga ng cafe na to para mag-connect tayo with Mother Nature. Moshi Moshi! Very much for accommodating us. Visit kayo dito sa Kilometer 7. So, we are now heading home kasi hanggang 5 o'clock lang po sila. So, Black Dragon is waiting there. So, if you want to visit Kilometer 7, so nandito lang po sila along the road of Eden. So, doon po pupunta yung Eden. So, kapag dederechohin nyo yung kalsadang yan, papuntang Eden ako. Accommodating naman yung kanilang staff. No, nakausap ko actually yung kanilang isa sa mga owners. Yan. So, let's go back home. Kasi, our episode is already done. Ayan. So, nandito na tayo sa loob ni Black Dragon. So, guys, eto ulit yung Kilometer 7 na entrance. So, we are now going back home. Actually, nakaspend ako ng 245 pesos doon sa tatlong order ko kanina. At sulit naman. Kasi masarap naman din at malasa yung kanilang pagkain. And since medyo nabusog na ako kanina, especially with their hot chocolate, so yung naiwan kong French fries, tinake out ko na lang. Uubusin ko na lang sa bahay. So, if you want to visit Kilometer 7, so napakalapit lang siya from Crossing Toril. Siguro mga around 10 to 15 minutes lang siya from the Crossing Toril, yung Mercury Drug sa may crossing. So, from there, more or less mga 10 to 15 minutes lang siya. Kami, nakalocate lang naman kami sa Bago Galiera, kaya
accessible lang din sa amin ng Kilometer 7. So, I will recommend Kilometer 7 to my friends. I'm sure na babalik ako dito kasama si Mama at saka si Papa. Kasi napakaganda ng view. It's overlooking nature. So guys, maraming salamat po sa pagsubaybay nitong aming video na to. So, this is again Piper. Woo! Ang nag-iisang Queen of the Nights. And see you on the next video. Goodbye everyone! So, katatapos ko lang sa Kilometer 7 Cafe, tapos naisipan ko na lang pumunta ng Eden. So guys, etong nasa right side, yan pala yung Lolengs. Ayan, that's the Lolengs. Yung nasa left side, I mean yan. At medyo malayo na pala yung Lolengs sa Kilometer 7. So hindi siya ganun kalayo talaga. Galing sa may Crossing Toril. So eto yung road papuntang Eden. So mag-road trip na lang muna ako. So ano lang, i-check lang natin yung Eden. Kasi hindi naman masyadong stricto dito na road, unlike before. So let's go there. So mag-joyride na lang tayo. Alam nyo rin kasi, every time na nagda-drive ako, nare-relieve din kasi yung stress. Kumbaga parang nawawala yung pagod ko. Parang ganon. Paano mawawala yung nadagdagan yung pagod ko kasi nagda-drive? Pero, kung ganitong klaseng kalsada ang ida-drive ko, di ba napaka-perfect? Wala masyadong kasalubong, napaka-smooth ng road. Tapos marami pa talagang mga puno. So, ayan guys. Ayan o, nakasulat. Eden.